Good. Magandang hapon po mga idol. So narito po tayo sa bagong vlog natin. Manok panabong. So paano magkilatis ng isang manok panabong? So una, titingnan natin yung yung paa. So dapat yung paa, yan pag ginanon mo, dapat medyo ano siya o. Gumagalaw, hindi matigas, kasi pag matigas yan ano yan, tamad pumalo. Tapos yung ganito niya, tingnan mo dito yung sa may dito, dapat makukuha mo yung meron siyang parang ugat na matigas o buto, dapat makukuha mo yan. Yan, malakas pumalo yan. Kung titingnan mo yung manok natin, oh, medyo bugbog sarado kasi kakano lang natin kaninang umaga eh. Pinaglaban natin yung isa kong pinakondisyon na manok. Tapos yung pakpak niya pag hinihila mo, dapat bumabalik yan. Yan. Ito, medyo ano to eh. Medyo tawag nito pagod, kaya hindi na bumabalik yung pakpak. Kasi nga kakasabong ko lang kanina umaga. Tapos yung dito niya, yung sa may balahibo niya sa dulo, ang tawag nito dapat 45 degrees yung ano niya, yung tayo. Tapos hindi naka niya, eh, dapat hindi paling. So 45 degrees yung tayo. Titingnan mo niya. Medyo yung manok natin, medyo may kaliitan lang kasi yung ama nito hindi masyadong malaki. Pero espesyo naman pag titingnan mo yun, oh. Yan. Okay. Oh, tingnan mo. Yan. Tapos yung ulo, yan. Diretso yan. Dapat yung ulo niya at saka yung dito, yung dulo ng buntot, dapat pag tiningnan mo diretso, hindi paling. Kasi pag paling yan, sigurado may sakit yung manok mo. At saka pag pinatayo mo yung manok mo, yan, makikita mo kung paling or condition ba yung manok. Ayan, kumakbo na. So, ito, mga ka-idol, kung paano magkilatis ng isang manok panabong. So pag yan, yung manok mo pasok sa mga sinasabi ko, yan, pwede mong i-ano yun na yan. Pwede mo nang ilaban. Basta dapat may nakokondisyon yung manok mo. So 21 days conditioning sa manok. So, sa next na vlog ko, i-ano natin yan, i-upload natin. So abangan nyo yung next vlog ko. So mga next week siguro, mayroon tayong bago sa 21 days conditioning ng ating manok panabong. So mga maraming salamat mga idol. And maligayang. Okay, so pag pinansin mo yung manok natin mga idol, medyo maliit lang siya kasi sampo lang to para mas madali kong hawakan. Okay, so yung manok natin pag medyo condition na siya, so dapat pag ginanon mo halos aabot yun dito sa may ulo niya, parang flexible yung paa niya para pag umalo siya, yan, flexible, so aabot yan sa kalaban kahit hindi siya gumagano, no? Aabot kasi mahaba yung ano niya, yung flexibility niya, yan, pag ganyan. Okay? Okay mga idol, nandito na lang po tayo. So don't forget to like and subscribe my channel Eating G Vlog. Abangan nyo yung next upload ko ng video, 21 days conditioning ng manok panabong. Maraming salamat po.